Magandang araw, Ingkong. Itago nyo na lang po ako sa pangalang June. Isa rin po ako sa mga masugid nyong tagapakinig na nag-aasam na maisaboses nyo ang kwentong ibabahagi ko. Taong 2003, summer. Nasa edad 23 pa lamang ako noon at wala pang asawa. Palagi akong kasabay sa gala ng aking mga kaibigan. Halos malibot na namin ang buong lugar dito sa Sabar. Dahil sa araw-araw kaming bumabiyahe, marating labang ang iba't ibang pasyalan dito sa amin. Isang araw, Ingkong, nagkayayaan ang barkada namin na tumungo sa isang baryong hindi ko napapangalanan. Sabi-sabi noon sa amin, Ingkong, na maraming mangkukulam ang naninirahan sa lugar na yon. Hindi naman namin ito gaanong binigyang pansin, gawa ng hindi kami nagpapapaliwala sa mga pinagsasabi ng matatanda. Ika nga ng barkada ko, di na totoo ang mga yan dahil sa pag-ulad ng teknolohiya ng mundo. Masyado lang talaga mapamahiin ang mga matatanda at konserbatibo. Habang kami ay nasa biyahe patungo sa lugar na yon, ay panay pa ang asaran namin sa sasakyan. Ilang oras din kasi ang biyahe, Ingkong, bago namin narating ang lugar na nais naming puntahan. Ang pinakapakay namin doon ay ang dinarayong talon. Siguro ngayon ay wala na ang talong yon dahil sa maraming taon nang lumipas. Isa yon sa mga paborito ko sa lahat na aming puntahan. Pero hindi na ako nagtangkapang bumalik sa lugar. Lumipas ang ilang oras at tuluyan na nga naming narating ang aming destinasyon. Para kami mga turistang bumaba sa sasakyan dahil sa dami ng mga taong tumitingin sa amin. Habang kami ay naglalakad sa daan, ay meron na akong napansing kakaiba. Meron akong nasipat na isang dalagang nakasuot ng itim na kasuotan na abot hanggang paa. Meron din siyang daladalang manika at patuloy lang ang pagtitig sa amin. Nang makarating kami sa isang malaking tindahan, ay agad naman kaming pumasok doon upang bumili ng aming kakailanganing gamit para sa aming pupuntahan. Habang papasok kami sa tindahan, Ingkong, napansin kong sumunod din yung misteryosang babae. Medyo tinitigan ko pa siya upang masipat ng maayos ang kanyang itsura. Halos matulala ako dahil napaganda niya pala. Kayumanggi ang balat, pero makinis ang kutis. Maria Clara na Maria Clara talaga ang datingan. Nang akmang lalapitan ko siya upang tanungin ang kanyang pangalan, ay nagulat ako dahil bigla akong hinarang ni Renan. Pre, ikaw talaga. Basta maganda, nauuna ka. Ako naman. Ibalato mo na sa akin ang magandang binibining yan. Pabulong na wika niya, sabay siko sa akin. Wala na akong nagawa noon kundi pagbigyan si Renan sa kabila ng labis na panghihinayang. Tinamaan din kasi talaga ako sa magandang dilag na yon sa kabila ng pagiging misteryosa niya. Paglapit ni Renan sa babae, ay agad niya yung kinausap na para bang mayabang ang datingan. Habang ang mga kasama namin ay abala sa kanilang ginagawa, ay panay naman ang diskarte ni Renan sa babaeng parehas naming natipuhan. Tinitignan ko silang dalawa hanggang sa mapansin kong nagnanakaw ng tingin yung babae sa akin. Nagkatitigan kami ng ilang minuto hanggang sa bigla siyang gumiti. Sa maniwala kayo o sa hindi, pero pagngiti niya sa akin ay halos mahulog ang puso ko dahil sa pagkabighali sa kanyang kagandahan. Nang makita ko ni Renan, ay umasim bigla ang mukha niya at mas lalo pa akong hinarangan. Ilang minuto pa ang lumipas
ay napansin ko ang pagkairita ng babae sa aking barkada. Hanggang sa umabot na sa puntong sinabunutan na ng babae si Renan. Pagkatapos doon, ay bigla din namang tumalikod ang misteryosang dalaga at tumakbo na papalayo. Naiwan akong puno pa rin ng panghihinayang dahil hindi ko man lang nalaman ang kanyang pangalan. Saka lamang ako tila nahimasmasaan nang marinig ko si Renan na humihiyaw sa sakit. Pre! Aswang yata ang babaeng yun eh! Halos matuklap na ang anit ko sa ulo ko dahil sa mahahaba niyang kuko! Hindi ko alam noon kung matatawa ako o maaawa ako sa itsura ni Renan. Matapos sa mga pangyayaring yun, Ingkong, ay agad din naman kaming tumungo sa aming pupuntahan. Naging masaya kami sa lugar na iyon dahil sa napakagandang talawin at napakalamig na tubig. Halos ayaw na nga naming umahon dahil sa napakagandang pakiramdam ang nabibigay sa amin ng talon. Pagsapit ng hapon, ay agad din naman kaming nagsiuwian. Habang nasa biyahe, ay napansin kong parang hindi mapakali si Renan sa kanyang kinaroroonan. Panay ang kamot sa kanyang ulo hanggang sa magkasugat-sugat na yun. Ayos ka lang ba, pre? Oh, ayos lang. Makatilang tong anit ko sa ulo, pati leeg ko. Naisip kong baka napagod lamang siya o namangha sa lugar, kaya hinayaan ko na lamang siya. Pagdating namin sa aming baryo, ay agad din naman kaming nagpaalam sa bawat isa. Salamat mga pare. Sa susunod ulit ha. Ingat kayo sa pag-uwi. Pagkaalis ng mga barkada ko, panaykwento naman ako sa aking mga magulang tungkol sa kagandahang nasilayan ko sa lugar na aming pinanggalingan. Pagsapit ng gabi, ay nagulat ako nang maging bisita namin ang babaeng kapatid ni Renan na si Arnie. Animoy nagmamadali siya dahil sa mabibilis nitong paghinga habang nagsasalita. May nangyaring kakaiba kay Kuya. Pagdating sa bahay, halos kapapasok niya lang sa silid niya nang bigla na lang siyang nagsisisigaw na para bang meron kung anong bagay ang tumutusok sa kanyang katawan. Dali-dali naman akong nagpaalam sa aking mga magulang upang puntahan ang aking kaibigan. Pagdating namin ni Arnie sa kanilang tahanan, ay laking gulat ko na lamang nang makita kong namumutla na si Renan. Tirik na rin ang mga mata niya. Wala na kaming nagawa noong mga oras na yun kung hindi ang isugod siya sa ospital. Naging maayos naman ang kalagayan niya. Kumalma na at nakatulog ng payapa. Kaya naman nakahinga kaming lahat ng maluwag. Ngunit pagsapit ng umaga, ay laking gulat na lamang namin nang makita naming wala ng buhay si Renan. Dilat ang mga mata niya at nakanganga. Nakahawak din sa kumot ang mga kamay niya at unat na ang mga paa. Pantay na rin ang mga yon, Ingkong. Indikasyon na wala ng buhay ang aking kaibigan. Hindi napigilan ng pamilya ni Renan ang mapabulalas ng iyak dahil sa bilis na mga pangyayari. Maging ako ay napasuntok sa pader dahil sa labis na panlulubo. Sobrang nakakabigla ang sinapit ng aking kaibigan. Pagbalik ko sa aming bahay, ay doon ko napagtanto na maaaring kagagawan yun ng misteryosang dalagang sumabunod kay Renan. Pinalakas din ang haka-haka kong yun ng aking ama. Maaaring isang dalubhasang mangkukulam ang nakaalita ni Renan dahil buhok ang ginamit sa pangkukulam. Kapag ganun kasi, ay madali lang mapapatay ang biktima. Sagrado sa kulam ang paggamit ng buhok na galing mismo sa isang taong personal na kinagagalitan
ng may alam sa lihim na aral. Mas malakas at mapanganib ang personal na galit ng mangkukulam, anak. Hanggang sa mailibing sirena ni Ingkong, ay hindi na muli kaming nagsama-sama ng aking mga barkada. At hanggang ngayon, kahit na nasa ibang lugar na ako, ay dala-dala ko pa rin ang karanasan kong yun tungkol kay Renan at sa babaeng tinawag kong Binibining Misteryosa. Naniniwala po ako na totoong may mga masasamang espiritu at nilalang sa mundo natin. Pero tatandaan din po natin ang sabi sa Roma Kapitulo 8, Versikulo 31. Ano pa ang masasabi natin tungkol dito? Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang makakalaban sa atin? Alright, shout out po tayo kay Rowena Deligero. Rowena, thank you. Alvin Manaig. Thank you, Alvin. MG. MG, thank you. Boyo Alvarez. Thank you, Boyo. Erica Alpon Vlogs. Thank you, Erica. Jay Palo. Thank you, Jay. Wawi Tizon. Wawi, thank you. Aidan. Aidan, thank you. Rosel Doria. Thank you, Rosel. Ricardo Bore Jr. Ricardo, thank you. And Buenafe Ordinando. Buenafe, thank you. At kay Rosette Ersando. Rosette, thank you ha. Alright, maraming salamat po sa inyong lahat. And God bless po.